We continue with our church-wide study concerning the book of John. At para po sa gabing ito, tatalakayin po natin ang isang subject matter na may kinalaman sa pagtawag ng Diyos sa tinatawag na the first disciples. At ang unang-unang pag-aaralan po natin ay isang disciple ni Jesus Christ na kilala sa pangalang Andrew. In fact, maraming mga magulang, isa yan sa mga paborito nilang ipangalan sa kanilang magiging mga anak. Parang pag ang pangalan ng anak may Andrew ang pogi. Parang pag ang pangalan ng anak may Andrew, parang kebait. May ganung dating, ano, yung pangalang Andrew. Now, who is Andrew? What can we learn from his example? Is the focus of our message for today na pinamagatan po nating lessons from the life and ministry of Andrew. Lessons from the life and ministry of Andrew. Minsan pa po tayong yumuko, pumikit, at manalangin sa Panginoon. Let us commit to the Lord the study of His Word. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Na minsan pa, binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang pag-aralan ang iyong mga salita. Gamitin niyo po ako bilang inyong lingkod na siyang magpapahayag ng mensaheng ito. May everything that shall come out of my lips be words of encouragement, comfort, guidance, and blessing for your people. Nawa, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga anak tonight, many of them, if not all of them, whether they're listening live o di naman kaya sa aming YouTube channel, they will experience the powerful presence of God. Yan, Panginoon, pinagpipray namin ngayong gabi that everyone who's listening right now to this message will experience the powerful presence of God in their lives. And may we continue to learn through our study of the book of John. May we learn even tonight as we study the life and ministry of Andrew as we pray all of these things in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen, Amen, Amen. Ando pa rin po tayo doon sa chapter 1. At umaabot na nga po tayo sa ilang mga messages na hinango mula sa chapter 1 ng Book of John. But we're almost coming to a close of that particular chapter. And then after this, we move of course to the next chapter, chapter 2. Pero iisa-isain po muna natin yung mga tinatawag na the first disciples of Jesus Christ, beginning with this disciple by the name of Andrew. Now, who is Andrew? Sino nga po itong si Andrew na tinatawag na disciple ni Jesus Christ? In the Catholic Church, is known as Saint Andrew. Sa mga Protestant, born-again Christian churches, kinikilala siya as the Apostle Andrew. So, who is this man? John chapter 1, verses 35 to 42 is a reading we're taking again from the book of John chapter 1. Again, the next day, John stood with two of his disciples. And looking at Jesus as he walked, he said, Behold, the Lamb of God. The two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned, and seeing them following, said to them, What do you seek? They said to him, Rabbi, which is to say, when translated, teacher, where are you staying? He said to them, Come and see. They came and saw where he was staying, and remained with him that day. Now it was about the 10th hour. One of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, We have found the Messiah, which is translated the Christ. And he brought him to Jesus. Mula po dyan sa mga verses na yan, makikita po natin ang pagbanggit kay Andrew as a disciple of John the Baptist. Na nag-umpisa si Andrew bilang isang disciple ni John the Baptist. Now, if you would recall, sa ating mga naunang messages on the book of John chapter 1, nung pinag-aralan natin si John the Baptist, that John the Baptist has this unique role in the life and ministry of Jesus Christ. Siya itinalaga to prepare the way for the coming of the Lord. He preached repentance. Yung kanyang water baptism was about reminding people of the need for repentance, for us to repent of our sins, and that in order for us to be saved from those sins is that we must believe in the coming Messiah, na later on revealed to be Jesus Christ. And in the exercise of John the Baptist's ministry, nakalikom din siya ng mga followers or disciples. In fact, there was even a time, akala ng mga followers, ng mga disciples,
disciples niya, at pati ng mga miron na nanonood sa kanyang mga ministry, baka ito na nga yung Messiah, baka ito na nga si Elijah, baka ito na nga, and so on and so forth, until he put them in their place and said to them, wrong, I'm not all of those people you're mentioning. I'm not the Messiah, hindi ako karapat-dapat, iba siya. I'm also not Elijah, though magkatulad sila ng ministry, but he is a unique person that God raised at that particular time to prepare the way of the Lord. At nagkaroon siya ng mga followers, nagkaroon siya ng mga disciples, and one of them is this man by the name of Andrew. Pero siguro, mas kilala yung kapatid niya, si Simon Peter. Lalo na when it comes to Catholicism, wherein Peter is held in very high regard, mas kilala si Simon Peter kesa sa kanya. At sa New Testament, for instance, for Protestants and for born-again Christians, wala namang kasing aklat within the New Testament na rinirefer na siya yung nagsulat. Unlike Peter, for instance, there's 1 Peter, there's 2 Peter, and so on. Another thing that you will learn sa pag-aaral ng iba pang mga Gospels, ng Matthew, Mark, and Luke, is that Andrew, together with his brother, as we all know, was a fisherman o mangingisda. Yun ang kanilang occupation, which was not surprising because that was the main occupation of people in the Middle East at that time. Mark chapter 1 verse 16 says, "And as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen." And it's because of this fact that later on, nung finally, tinawag na ng Diyos si Andrew, finally, tinawag na ng Diyos si Simon Peter to become one of his disciples, ito yung binanggit sa kanila na kung dati sila'y fishermen o nagfi-fish ng fish, eventually they will become, because of Jesus, fishers of men. Sila yung sinabihan ng ganon. They will become fishers of men. Mark chapter 1, 17 to 18. "Then Jesus said to them, 'Follow me, and I will make you become fishers of men.' They immediately left their nets and followed him." Again, Mark chapter 1, 17 to 18 says, "Then Jesus said to them, 'Follow me, and I will make you become fishers of men.' They immediately left their nets and followed him." Ako personally, nakaka-relate ako dito sa storya nito ni Andrew at saka ni Simon Peter bilang mga magkapatid na tinawag ng Diyos. Kasi parang ganun kami nung kuya ko. Para kaming tinawag din ng Panginoon. Meron kaming parehong ibang ginagawa. But then later, we were called by God to serve Him. At ang feeling ko, parang ako siguro si Andrew. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, pag binanggit mo yung pangalang Andrew, parang ang pogi-pogi. Tapos yung kapatid ko si Simon Peter. May ibang dahilan yun. Di ba? May ibang dahilan yun. Pero relate na relate ako dyan, yung tinawag ng Diyos yung magkapatid para maglingkod sa Kanya. And I would like you to pray for this. I'd like you to pray for this. Na, aba, kung sila magkapatid, tinawag ng Lord, pag-pray nyo, sana kami rin magkakapatid, tawagin ng Diyos, maglingkod sa Kanya. Sana kami rin mga magkakamag-anak sa pamilya namin, kami tawagin ng Diyos, maglingkod sa Kanya. Now, what can we learn from His example? What can we learn from His example? Yan ang focus ng ating pag-aaral today. Sa ilang mga passages in the Bible na nabanggit siya. Number one, He listened to His discipler. Ang una-unang lesson na gusto kong makita natin concerning Andrew was that he paid attention to his discipler at that time. Eh, sino ba yung discipler niya? Sino ba yung rabbi niya at that time? It was John the Baptist. So, makikita natin sa eksena, sa kwento, aba, nakinig ito sa discipler niya, nakikinig ito pag nagtuturo yung teacher niya. You know, that can happen, ha? That you can attend our Friday worship, you could attend our Monday worship, you could attend our Wednesday worship. Ako, napapansin ko naman yun, nararamdam ko yung mga tao na parang sponge, absorb nila yung pangangaral, yung message. Some would even immediately message me on Facebook and chat with me and say, "Pastor, thank you, naliwanagan po ko sa mensahe mo, na-bless po ako." And then later you would see them becoming really active as volunteers and even sometimes leaders of our church.
nakikita ko yun, na-appreciate ko, lalo na ngayon, as I'm preaching right now, it is already the fourth year of Rise Up Church. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. As I'm preaching this message right now, we are collectively throughout our church family in Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Oman, and the Philippines celebrating the fourth year of our church anniversary. Yun nga lang, unlike other churches na halos every year, may event for an anniversary. Sa atin, ano yan? First year, and then third, and then yung susunod na mga bonggang-bonggang celebration is on the fifth year. But nonetheless, we're remembering the goodness, the greatness, and the mercy of God for our church that for 4 years, nakita natin ang kanyang pagpapala. Kaya just in case lang hindi nyo nabati ang isa't isa, ang official date is July 20. Ang official date is July 20, kaya yung celebration is between that date all the way to the middle of August. So kindly tell the person seated next to you, lalo na kung nakasama yan sa Rise Up Church ng matagal na, mula nung umpisa o kahit bago lang, tell them, happy 4th year anniversary sa atin, kapatid. Pakisabi nyo nga yan sa inyong mga katabi, happy 4th year anniversary sa ating lahat. Ramdam na ramdam ko to yung si Andrew bilang disciple ni John the Baptist. He was paying attention. Later you will see in the verse I will read. He was paying attention. He was listening to what this disciple was saying. Kasi ganun eh, nakikita ko sa church na to, husa apat na taon eh, ay yan yung mga parang katulad ni Andrew. They're paying attention to what I am saying. They're listening to the things I'm teaching. And to some extent, kahit minsan ay naaapektuhan sila, imbis na ma-offend o matisod sa aking message. And they're accepting the positiveness of these lessons. And nababago sila ng Lord. Nakikita ko yun sa ilan sa atin. Minsan nga, naririnig ko pa, some people say, di ba sabi ni Pastor, eh, ang totoo naman, di ba? Sabi sa Biblia yun. Hindi ba? Ang totoo lang sinasabi ko, sabi ng Panginoon yan. Pero nabiblessin ako pag naririnig ko when people say, di ba sabi ni Kuya, di ba sabi ni Pastor. Ibig sabihin, they're paying attention, they're listening to me as teacher, as preacher, as their discipler. And that was the kind of person, that was the kind of disciple Andrew was. He listened to his discipler. John chapter 1, 35 to 37 says, again the next day, John stood with two of his disciples and looking at Jesus as he walked, he said, behold, the Lamb of God. The two disciples heard him speak and they followed Jesus. And later on, we found out na isa dun sa dalawang disciples na yun ni John that followed Jesus was Andrew. What does that tell you? Almost every day, kasama na si John the Baptist, nagbabaptize. Almost every day, pinapaalala niya sa lahat, hindi ako si Jesus, hindi ako ang Messiah, pero parating na siya. So they were paying attention. Andrew was paying attention. Kaya when the time came that John the Baptist said, ayan na yung pinag-uusapan natin, no? Ayan na siya. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ano, sabi ng mga disciples, ito na yung sinasabi ng ano natin, disciples, halika na, sundan na natin si Jesus. And one thing we can learn from it and apply in our lives is this, that we should also listen to our spiritual leaders. Numula dyan sa example na ipinakita ni Andrew sa kanyang discipler noon, si John the Baptist, ito yung matutunan natin. We should listen to our spiritual leaders. O di naman kaya yung ating mga disciples, whether they're the pastor, the teacher, the elders, the deacons, people assigned to do our Bible studies, people we hold in high regard. Kasi nakikita natin sa kanilang mga buhay, yan ang linagay ng Lord in my life so that I will be led and guided in my faith. We should listen to them. Hebrews chapter 13 verse 7 says, remember your leaders who taught you the word of God. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith. Again, Hebrews chapter 13 verse 7 says, remember your leaders who taught you the word of God. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith.
naniniwala tayo noon pa man hanggang sa kasalukuyan, importante ang spiritual leadership. Importante na may mga spiritual leaders, na mayroong mga pastors, may mga teachers, elders, deacons, people were assigning to lead us as a church, whether tagapanguna sila ng ating Bible study groups, o sila tagapanguna ng ating ministries, o tagapanguna ng church at large. We believe that this is God's will, this is important. At pag sila daw ay nag-e-exercise ng kanilang ministry, especially yung tinuturuan nila tayo, eh dapat daw tayong makinig. Lalong-lalo na kung yung nagtuturo pa sa atin, nakikita naman natin sa kanilang buhay, sa kanilang patutuo, ang isang magandang example. Kumbaga eh, sa Tagalog eh, may karapatan. Kaya nga naman sinasabi natin sa marami ng ating mga leaders na ngayon, pag kayo naging pastor na, umastang pastor. Pag kayo naging elder na, umastang elder. Kung kayo deacon, umastang deacon. May nakalagay na verses, ano dapat ang elder, ano dapat ang deacon. For example lang, hindi pala away. For example, kung may asawa, eh, isa lang yung asawa. Sabi nga dun sa mga verses na yun, eh, paano ka pwede mag-manage ng church? Eh, kung sarili mong pamilya, eh, hindi mo sila mailapit sa Panginoon and so on and so forth. So we believe in the importance and value of spiritual leadership. At pag nandiyan na sila sa ating buhay, pakinggan daw natin sila. Again, ano sabi sa Hebrews 13 verse 7? Remember your leaders who taught you the word of God. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith. Ano agad ang immediate application nito? Kung ang ilan sa inyo ay mga spiritual leaders na tulad ng mga pastors, teachers, elders, deacons, this is a clarion call, this is a challenge, start acting like leaders. Start appreciating the kind of calling God has given to your life. It is a calling not to be proud or boastful. It is not a calling to lord it over people. But it is a calling, a privilege that comes from God. You must start appreciating it, cherishing it, and thanking the Lord for it every day. Na kahit mahirap, hindi yan madali, pero ginagawa natin by the grace and power of God. Lalo na para sa ating church. Paano mag-grow ang church na to pag yung kanyang mga leaders and volunteers are working together excellently in serving God? Hindi natin pwede iasa ang church na ito sa mga taga-ibang church. Kaya pag meron tayong ganitong gawain, halimbawa Wednesday worship service, no, lalo na leader ka, iniisip mo ano pwede ko maitulong. Ganun ang leader eh, malalaman mo na pag leader ka, pag hindi mo na iniisip, paano kaya nila ako papasayin pagpunta ko dyan sa church na yan? Pag ganun pa yung patakbo ng isip mo, alam mong ay wala pa ako sa leader or volunteer mode, nasa client mode pa ako. Kaya napakahalaga sa ilan na ano nga ba pagkain, no? Pag hindi masarap ang pagkain, eh, mag-worship kaya o hindi. Baka iba tumatawag pa, Ate Marie, ano ba ulam ngayon? Tapos pag hindi gusto ulam eh, ay sa Friday na ako a-attend. Marami bang taong pupunta? Yung nandudong kaya si ganon? Pag ang dami pang rason bago ka maka-attend, alam mo, nasa client mode pa ako. But I pray that many of you will desire and pray, kasi biblical yun, to desire leadership. Sabi sa Bible yun, he who desires to become a leader desires a noble thing. Huwag na huwag niyong iisipin na parang ang yabang mo o di naman kaya parang pangit yun. Hindi, yun nga ang tama. That you desire to become a leader yourself. Lalo na, kung meron kang potential to become a leader, paano malaman na may potential maging leader? Sa bahay pa lang, talakera. Sa bahay pa lang, ang dami nasasabi, ah, posible maging leader ito. Dami na pupunta sa bahay eh. Kaya pakisabi nyo sa inyo, mga katabi, may potential ka, kapatid. Kung yun lang ang sinasabing rason, meron ka. Diba? Ano pa ang isang indicator na posibleng may leadership to? Yung palaaway. Alam nyo, marami mga taong palaaway, may potential yan. Kasi, grabe yung energy niya para mang-away ng kapwa-tao. Isipin mo kung magamit tong energy na to to do good and to lead. Napaka-importante niyan. Tapos, pag nagiging leader ka na, kahit pa sabihin mong may kahinaan ka pa, pag naaalala mo, teka, leader na ako. There are people who are looking up to me or are following me. So, dapat medyo mag-asta-asta naman ako na leader.
Minsan, parang pambuhos ng malamig na tubig yan. Pag may naaalala mong leader na ako sa ministry, so I should not be like this, I should not be impatient, hindi dapat ako moody. Kaya ang pangarap ko, lahat ng nakaupo sa silya ngayon dito sa worship service natin, lalo na yung ilan sa inyo na may mga sapak pa, may mga topak, may mga toyo sa utak, ang pinagpipray ko, lahat yan, maging leader. Kaya minsan may nagsasabi sa akin, Pastor, ba't naging leader yan? Sabi ko, bukod sa may potential, nakikita naman natin ang gifting, bukod sa naramdaman ko talaga, pinagpray ko sa Holy Spirit, eh, meron itong capacity to lead. Isa rin talaga sa dahilan, malamang meron niyang sapak, toyo, at topak na pag yan eh na baling mo sa paglilingkod sa Panginoon, that person, I tell you by the grace of God, will do great and mighty things. At di ba nga kay gandang patutuo? Di ba dati palaaway yan? Di ba dati napaka-negan yan? Di ba nung araw napaka-kuripot, napaka-damot, lasenga, laman niya ng kung ano ng mga bar at kung ano-ano, kung sino-sino fini-flirt na lalaki o babae. Paano nagkaganyan? Eh di lalong nag-glorify si Jesus. Amen! Kaya wag na wag niyong i-discriminate ang inyong sarili at sino man na nandito sa church kasi who knows whom God will choose to also become like John the Baptist, will also become like Andrew and many of the disciples of Jesus Christ. Even the entire list of who he called to be disciples, naabangan niya yan, pag-uusapan talaga natin, iisa-isahin. Para tayo ngayon nagpa-flying house, nagsusuper book, at nagsa-Sunday school sa pag-aaral natin ng the book of John. We're reviewing all of these wonderful, beautiful characters. So tell the person seated next to you, who knows you'll become a leader someday. Tell the person seated beside you, who knows you'll become a leader someday. So again, I'm saying to all of the leaders present, I'm saying to everyone who has a potential to become a leader or already you're in training to become a leader, start acting like a leader. At kung halimbawa i-assign ka mo maging leader, huwag mong takbuhan yan. Don't run away from it because people who serve the Lord and become leaders, they receive a privilege of becoming part of God's kingdom building and helping to save lives. Amen. Napakasarap isipin that though we're unworthy, God is using us to build this kingdom and help save lives. I remember kaninang madaling araw, kasi nga, sobra ako na-delay eh. My original flight was 10:30 in the evening last night. Kaso sa sobrang busy ko sa Qatar, nag-set ako ng meeting and training with the leaders ng 7:30 in the evening. Naalimutan ko, 10:30 pala flight ko, so I had to cancel that ticket, nag-no-show na lang ako, and bought a new ticket for the alas tres ng madaling araw kasi natapos kami, mga 11 na ng gabi. So I'm all set to go back to Dubai. Ang dami-dami ko pa namang gagawin dito at kasama na doon yung mag-preach ngayong gabi. Kaya nung alauna ng madaling araw, I was in the airport. Nagulat ako yung counter ng airline na aking sasakyan, punong-puno ng mga galit na pasahero. Punong-puno ng mga galit na pasahero. So, na-curious ako, bakit sila galit? Ang layo ko pa, na-curious ako, ba't sila galit? At sa totoo lang, naiinggit ako sa kanila. Kaya parang ang sarap nung, why is this, gumaganon siya, why is this, call your, yung mudir ba yun? Basta, call your mudir. Eh di natataranta ako, ba't nagkakaganon di? At walang pumapansin sa akin dahil para ako lang yung Pinoy na in that area. Nainggit ako talaga. Sabi ko, what is happening? Oh, what is happening? Walang pumapansin sa akin. Naghagilap ako talaga ng papansin. Pero sa totoo, hindi naman ako galit. Wala namang ano. Pero, ako, what is happening here? Ganyan. Di may lumapit. Kasi nga, dahil nga, baka kasama na ako dun sa mga, parang may mag-aalse. Pinatawag na yung mga security. They were like what? About 20 plus people who were that angry. I go, what is happening? Your flight has been canceled. What is the reason? No reason. Why is that no reason? Ang totoo, naingit lang ako talaga. Kasi, ay ko, ba't ganun sila? Ganun, makisailing nga, makigaya nga dito. Ganun. Tapos, nung finally, nalaman ang canceled yung flight. So, when is the next flight? Kasi alam ko, after 3, may susunod pa yun eh. Kasi minsan na ako na-cancel from that airline. So, from 3 a.m., na-move yata ako ng parang 6 a.m. flight or whereabouts.
Sabi, hindi raw ganun, 8:30 pa. Eh, alauna ng madaling araw. So, alauna ng madaling araw, mag-aantay ako hanggang alas 8, ang haba noon. Eh, ang dami kong gagawin, magpiprepare ako ng message and all and so forth. Sabi ko, nandun ako sa counter na, sabi ko, why is this like this? Ganyan. Para kasi ang sarap magalit ng mga moment na yun. Why is it like this? Ganyan. Tapos sabi ko, you should at least prepare a lunch. Ganyan. For people to, ano, ganyan. This is a long wait. Ganyan, ganyan. Tapos biglang merong, ano, ka-attendant, sinek yung ticket ko, sabi niya. It's a, ano tawag doon? It's a discounted ticket. Nakalimutan ko. Discounted lang pala yung ticket ko. Ticket ng kapatiran sa flight attendant natin dito. Para ako binuhusan ng malamig na tubig. Pa-demand-demand pa ako. Ako sabi ko, well, okay. Sabi ko, well, okay. I'll just go. Come back later. Habang naglalakad ako paalis, naisip ko baka mapahamak pa yung bumili sa akin ng ticket. Nagsusungit-sungit pa ako dito sa airline. Tapos bigla naalala ko, teka, pastor nga pala ako, ano ba naman yan? May mga taong tumitingin sa akin. So pag ikay nabubuhusan ng malamig na tubig, naaalala mo ikay leader, nakakatulong yun. Para mabago ang ating behavior, mabago ang ating pagsasalita. Eh, hindi ako pumapayag dun sa iba na sinasabi, eh siguro, pastor, bababa po muna ako sa leadership hanggat maayos ko sarili ko. Wrong! Eh di lalo pag bumaba ka, wala nang dahilan para ipagpatuloy mo yung pagkakatino. Kasi wala nang nag-hold sa iyo eh. Kaya the more that I tell people, if you're struggling, don't leave leadership. Keep on serving God. At kung halimbawa naman, eh, ito yung mga leader na natin at nakita naman natin sa kanila ang magandang example sa buhay. Ito na ngayon, para sa atin na nakikinig sa mga pastor, para sa atin na nakikinig sa mga teacher o elder o kung sino man. Pag nangungusap sila sa ating buhay, i-appreciate natin yun. Pakinggan natin sila. Let's pay attention when they speak. Huwag nating isipin na nangingielam lang sila sa ating buhay. At just in case nga lang na nangingielam sila, praise the Lord! Kasi dapat ganun tayo bilang mga mananampalataya. May pakialam tayo sa bawat isa. Pag halimbawa wala tayong pakialam, ibig sabihin hindi natin mahal ang bawat isa. Hindi mo mahal yung kasama mo sa church. At ako bilang pastor, eh hindi ko kayo mahal. Kung iisipin ko, hindi nakakaya, baka isipin nangingilam. Hindi, dapat nangingilam tayo sa bawat isa. Kaya pakisabi nyo sa inyong mga katabi, dapat nangingilam tayo sa bawat isa. Say that to each other. Struggle minsan nung ilan yan eh. Sa atin na lalo na very independent at struggle pride. At yan talaga ang ayaw mo. Ayaw mo pinakikialaman ka ng magulang mo. Ayaw mo pinakikialam ka kapatid mo. Ayaw mo pinakikialam ka ng kahit sino man. Hindi po pwede yun kasi dapat mapakialaman tayo ni Jesus. At para mapakialaman tayo ni Jesus, nagsasubmit tayo, nakikinig tayo sa spiritual leaders na linagay ng Panginoon sa ating buhay. So, we saw that in the example of Andrew. Nung nakita niya, yung itinuturo ni John the Baptist sa kanila, eto yun. Kaya tuli he was ready to quickly follow Jesus, which is the next lesson I'd like us to learn from Andrew. So, nung lahat na natutunan niya kay John the Baptist, all led to him to what? Follow Jesus. He followed Jesus. This is one thing we can learn from Andrew, and together, let's read aloud, please. He followed Jesus. John chapter 1, 37 to 39 says, the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned, and seeing them following, said to them, what do you seek? They said to him, Rabbi, which is to say when translated, teacher, where are you staying? He said to them, come and see. They came and saw where he was staying and remained with him that day. Now it was about the 10th hour. So sumunod siya kay Jesus. Bagamat itong pagsunod na to kay Jesus, pag i-connect mo to the other
Gospels describing yung pagtatagpo ni Andrew at ni Simon kay Jesus Christ. There are three other Gospels. You have Matthew, you have Mark, and Luke. You must understand na many scholars accept today that probably the oldest of all of those Gospels is the book of Mark. And most likely, yung book of Matthew, yung book of Luke especially, use the book of Mark as the basis of their writing. But nonetheless, itong pagtatagpo na ito, ang sinasabi na probably yung first na pagtatagpo ni Andrew at saka ni Jesus Christ. Yung later na mababasa sa book of Matthew, sa book of Mark at sa book of Luke would have been a latter na pagtatagpo kung saan eventually tinawag na sila to become disciples. Ito yung pagtatagpo pa lang o yung unang pagkikita. So makikita natin dyan sa pagtatagpo na yan that because of how he was grounded in the teachings of John the Baptist, it wasn't hard for him to follow Jesus o puntahan si Jesus. Walang pinagkaiba halimbawa sa nalaman mong may rise up church, pumunta ka. So parang ganun nangyari kay Andrew. Nalaman niya kung nasan si Jesus Christ, pumunta siya. So tulad ng marami sa atin, pumupunta na dito. Pero hindi pa ibig sabihin na committed na. Bakit it's gonna take some time pa para masabi mong ready na ako. I want to volunteer as a singer. I want to volunteer as an usher. I want to level up in my faith in the Lord. So that would be at some time. And for Andrew and Simon, most likely it happened in the depictions in the book of Matthew, Mark, and Luke. But for the purposes of our message for today, ano ulit ang ipinakita sa atin ni Andrew? He followed Jesus. Andrew followed Jesus. And the message for us tonight is simply, of course, to follow Jesus as well. That we should follow Jesus no matter what. We should follow Jesus no matter what. Eh kasi minsan may condition pa tayo para mag-follow kay Jesus eh. Minsan prayer request yun. Pag halimbawa sinagutan ng Lord yung matagal ko nang pinagpipray, eh nung tinanong ko eh, ano ba yan matagal mo nang pinagpipray? Dahil eh, gigil na ako makapaglingkod ka sa ministry. Eh kasi pastor, simple lang na mahiningi ko kay Lord. Ano yun? Magka-boyfriend. Ang hirap naman. Grabe. So minsan may ganun talaga ang pinagpipray niya, ganito, ganyan, ganyan. At hanggat hindi niya nakakamit eh, hindi magle-level up yung kanyang commitment. Huwag natin lagyan ng condition yung paglilingkod natin sa Panginoon. We should follow Jesus, we should obey Jesus no matter what. Matthew 16:24-27 says, "Then Jesus told his disciples, 'If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay each person according to what he has done. For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay each person according to what he has done." Napakaganda po niyang Matthew chapter 16, 24 to 27. Na nagpapaalala po sa atin na kahit kailan, hindi masasayang ang paglilingkod na ginagawa natin sa Diyos. Na kahit kailan, hindi masasayang ang anumang pagsunod natin sa ating Diyos. Because life on this earth is but temporary. Life on this earth is short in comparison to the eternal life that all of us would have. Kaya ang gusto ng Panginoon habang nandito tayo sa lupa, we follow Him. We serve Him. That as a result, nagre-register sa Kanya ang lahat ng pagsunod, ang lahat ng paglilingkod at pagdating ng paghuhukom. Pagdating ng katapusan ng mundo, pagdating ng tinatawag na Judgment Day, which will come. And later, we will study that also. Ano sabi sa verse 27? For the Son of Man is going to come with His angels in the glory of His Father, and then He will repay each person according to what He has done.
Now realize, this is not in connection to our salvation. Kasi yung ating pagiging ligtas o pagpunta sa langit o pagiging anak ng Diyos ay hindi nakabase sa ating ginawa o gagawin. Ito ay nakabase sa biyaya ng Diyos. Period. So kahit tayo makasalanan, kahit tayo may nagagawang kasalanan, basta tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, you're a child of God, nothing will change that. Pero, pag ikaw tinanggap mo naman si Jesus, ang gusto ng Lord, mag-best effort ka sa paglilingkod at pagsunod. Yun naman, nagre-register yan sa Kanya. And at some point in time, there will be a day of reckoning. There will be a day of accounting. There will be a day that He will judge us for what we have done, how we have lived our lives. Kaya ano sabi diyan sa verse 25? For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Kasi yan, what will it profit a man if he gains the whole world, is the only activity most human beings are doing with their lives. If you're talking about most human beings on this planet, maging kung paano tayo napunta dito sa bansang ito, kahit pa sabihin mo minsan eh, because of family, because of mother, because of brother, diba? May mga ganyan eh. Minsan natutuwa ako pag nakakamit ako ng mga taong napaka-selfless. That the reason why they're here is really for their loved ones. Na alos wala nang binibili para sa sarili. Blessed na blessed ako sa mga ganyan. Pero ang dami ko na rin na-meet dito na everything really just goes to himself. Yung kanyang t-shirt, yung kanyang polo, bawat sweldo, sumisigaw ng bago sapatos, bago ang cellphone, bago lahat. Yung, alam mo, this person is really still living for himself. At ang ini-establish pa rin niya yung to gain the whole world for whatever that whole world means to him. Now, hindi ka naman dinidemonize yun. May karapatan naman ang bawat isa sa atin to be happy and to enjoy the fruits of our labor. Pero alam na alam mo kung hanggang ganun pa lang yung existence mo, you're still living your life for yourself and just even for your dreams, ibig sabihin na hindi pa ito nagmamature sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil ang mananampalataya, meron ding dreams yan. Tumutulong din yan sa mga mahal sa buhay. Binibilan din niya ang sarili niya ng mga magagandang gamit at kung ano-ano pa. Pero alam niya, mas higit na. Mas higit na. Na ang gusto niya yung buhay niya ngayon ay sumunod sa Lord. Higit na. Na ang gusto niya ngayon, paglingkuran ang Diyos. Kaya ang sabi niya sa verse 27 ay isang pangako, isang promise and expectation that all of us would have. That anyone who would say, yes, I will follow Jesus. Yes, I will serve the Lord. Like Andrew did and all the other disciples. Verse 27 is our hope wherein it says, for the Son of Man is going to come with His angels in the glory of the Father, of His Father. And then He will repay each person according to what He has done. Walang nasasayang sa anumang pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Kaya pakisabi niyo ulit sa inyong mga katabi, let's follow Jesus. Pakisabi niyo sa inyong katabi, sabihin niyo rin sa inyong mga sarili, let's follow Jesus. At isa pa, lest I forget, sabi diyan sa verse 24 na isa sa pinakasikat na verses in the Bible, then Jesus told His disciples, if anyone would come after Me, let him deny himself and take up his cross and follow Me. Now, let me tell you what this is not. This is not about copying the sacrifice that Jesus made. Nakakalungkot minsan pag Holy Week sa ilang parte ng ating bansa, eh may mga ilang pinapako rin talaga nila sarili nila sa krus, binibit-bit nila yung krus, kasi yun yung kanilang wrong interpretation of verse 24. Now, do we respect the religiosity, but we believe that that is wrong. That is not what God meant in verse 24. Kasi hindi na natin kailangan gawin, gayahin yung ginawa niya. Pero ano ibig sabihin dito sa verse 24? Ang sabi doon, and Jesus told His disciples, if anyone would come after Me, sino nagsasabi, I will follow Jesus? Let him deny himself and take up his cross and follow Me. Ibig sabihin nun, die to yourself. Eto ka na naman, nagsusungit ka na, die to yourself.
eto ka na naman yung pride mo, die to yourself. Eto ka na naman, hindi ka magsusorry dun sa kaaway mo, die to yourself. Yun yung nagpa-follow kay Jesus. He's dying to himself. He is obeying the Lord. And that is my prayer for all of us. Yung mamatay ka na sa sarili mo. Not I, but Christ. He must become greater, I must become less. He must become greater, I must become less. Furthermore, another lesson we can learn from Andrew, especially mula doon sa book of John, is that he shared this story concerning Jesus to his brother. He shared this story concerning Jesus to his brother. Because remember, si John the Baptist sabi, oh, ayan na si Jesus. So the two disciples, including Andrew, followed Jesus. They were even able to go where he lived. So natuntun na nila. But he was not selfish. He didn't want na siya lang yung nakakaalam nung nalaman niya. Hindi niya gusto na siya lang yung ma-bless sa blessing na nare-receive niya. He wanted his brother to know Jesus also. Kaya sabi sa John chapter 1, 40-42, one of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which is translated the Christ. And he brought him to Jesus. I take special attention to the fact, sabi sa verse 41, that he first found his own brother Simon. Ibig sabihin, meron siyang sense of prioritization. Dapat yung family ko, dapat yung kapatid ko. Ayoko silang makamiss nung pagpapalang natatanggap ko na itong na-meet ko na yung Messiah. Dapat ganun din tayo, i-design nyo yun. Huwag nyo ma-miss yung makilala nyo, makita nyo kung sino man yung mga mahal nyo sa buhay na gusto nyo ilapit sa Lord. And then what did he do? He brought him to Jesus. Hindi lang niya sinabi, binitbit niya, dinala niya. So ano ngayon ang lesson dito for us? We should share our story concerning Jesus to as many people in our lives as possible. We should share our story concerning Jesus with our relatives, friends, to as many people as possible. Mark 16:15. Then he told them, "Go and preach the good news to everyone in the world." Mark 16:15 says, then he told them, "Go and preach the good news to everyone in the world." And let me tell you this, ang Kristiyano na kwento ng kwento tungkol kay Jesus sa kaibigan niya, sa kamag-anak niya. Ang Kristiyanong kwento ng kwento tungkol sa ginagawa ni Jesus sa buhay niya, sa mga friends niya, mahal niya sa buhay, yan ang Kristiyano na wala ng oras makipag-away kung kanino. Wala ng oras na magdamdam o magtampo. Wala na siyang oras na magwalo in self-pity. Wala na siyang oras para mag-doubt sa promises ng God because he is too busy sharing about the goodness and greatness of God. Amen! Kaya dito sa Rise Up Church, very soon, abangan ninyo, magkakaroon tayo ng tinatawag na Share Your Story Training. Very soon, magkakaroon tayo ng tinatawag nating Share Your Story Training. Ano yun? For 1 month, siguro for 1 to 2 hours, possibly after a worship service, we're gonna train people. First week, discover your story. Rediscover your story. Kasi hindi tayo zero sa kwento ng ating buhay kay Jesus Christ. Ano ba yung ginawa ni Jesus sa atin? Sometimes hindi lang natin maalala o di kaya mapag-connect-connecta, pero meron tayo, ang tawag mo, patotoo. So we're gonna help people discover or rediscover their story. Second week, we'll teach people, train people to articulate that story. Dahil hindi naman lahat sa atin magaling magkwento. Minsan nga, di ba? Ayan ka na, nag-uumpisa, sabi, "Uy, ate, kwento mo yung nangyari sa'yo. Eh, kasi kanina, wag na lang ako, ikaw na nga, mas magaling ka magkwento." Ganyan. Hindi naman pwedeng lagi may spokesperson. Dapat matuto rin tayo paano tayo we can articulate our story, either the long version of the story or the short version of our story. And then later, we would like to release people and bless them. So we will go to our accommodation, we will go to our offices, we will meet people, we share and share about Jesus Christ. That is one thing we learned of Andrew. Furthermore, meron din tayong mapupulot kay Andrew, especially in the context of leadership. Meron din tayong matututunan kay Andrew, especially in the context of leadership. As a disciple of Jesus,
he made an effort to help his leader. As a disciple of Jesus, so, di ba, nag-umpisa siya kay John the Baptist. Then later, naging disciple na siya ni Jesus Christ. As a disciple of Jesus, makikita natin to. He made an effort to help his leader. Fast forward, we go to John chapter 6, verse 4 to 9, kung saan ang sabi. Now the Passover, a feast of the Jews, was near. Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread, that these may eat?" But this he said to test him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, there is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many? Natatandaan niyo yung kwento na nakita ni Jesus, yung crowd, dami, libo. At napansin ni Jesus, mukhang mga gutom. Alam niyo, isa yan sa karakteristik ng pastor. Sensitive yan sa mga taong dinadala ng Diyos sa kanyang buhay. And on a trivial note, kadalasan maraming pastor at spiritual leaders, iniisip na lagi, kumain na ba ito? Kaya gusto mo lagi yung bahay mo, kung bahay ng pastor o church office, sana marami laging pagkain. Kasi alam mo, lagi may darating na gutom. Kaya tingnan mo dito sa church natin, bago mag-start ang worship service, may pakain. Tinuruan natin ang mga miyembro natin, mag-contribute kayo, kumain tayo, dahil ganun lagi, may mga darating ditong gutom. At aminin nyo, ilan sa inyo, nagbabaon pa pagkatapos, para kinabukasan, ganyan. Oh? Kasi ganun yung heart ng church, ganun yung heart ng pastor. Yung wag nagugutom. Kanino napulot ng pastor yun? Kay Jesus mismo. So nakita niya yung mga tao, pero hindi po ba, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Totoo pareho, pero syempre, masarap din na nakinig ka na ng word of God, busog ka pa, and everybody say, amen! Gusto niyo ba yun? Yung church natin, nagpapakain bago mag-start ang service? Amen! Pinagtalunan pa yan na kung tinapay lang o ulam, and people said, hindi pastor, sige, kanin at ulam talaga. Doon mo makikita na matatakaw ang mga dumadalo sa simbahan na ito, hindi pwedeng tinapay lang. Ako nga, ang pangarap ko may pagkain hanggang pagkatapos. Kaya kung ba, nagutom din sa kakapakinig, kain ulit pagkatapos. Gusto ko nga may pagkain habang nakikinig. Na dumadaan ng mga usher, binibigyan kayo ng mga menu. Would it be fish or beef? Gusto ko nga ganon. Yung mga usher, ako patatayan ko talaga na uniform yan. Katulad ng mga flight attendant ng Emirates, ng Fly Dubai, at kung ano-ano pa, may mga cart na dumadaan-daan. Ay, eto po, may bayad na yan. Eto, Cebu Pacific pala. Eto, may bayad na po yan. Ang heart ni Jesus, huwag magutom ang kanyang mga disipulo. Yun yung burden niya. Yun yung gusto niyang masolve. Alam na naman niya paano masolve eh. Alam na niya gagawin niya. Una, hindi naman siya tao, siya Diyos. So, alam na niya mangyayari. Pero tinitest niya lang si Philip. Kaya tingnan niyo nangyari, ha? John chapter 6, 4 to 9. Now, the Passover, a feast of the Jews, was near. Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, ito kasi yung iko-compare natin eh, yung naging reaction ni Philip sa heart at burden ng leader niya at ang naging reaction ni Andrew. He said to Philip, where shall we buy bread that these may eat? But this he said, tingnan mo to ha, to test him, for he himself knew what he would do. Tinetest lang niya si Philip. Alam na niya, mag-multiply siya ng bread at fish eh. Alam na niya, yun ang gagawin eh. I-test niya lang si Philip. O, tingnan mo paano sumagot si Philip. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have little. Ano agad ang sinabi ni Philip? Di posible, sir. Labo, dami nila. Ako, marami tayo sa church minsan na Philip. Pag alabaw sinabi mo, ang church natin, punong-puno na tuwing Friday. Di na tayo kasya, lilipat na tayo sa mas malaking hotel. Tapos pag nalaman yung presyo, ay, labo yan, magtiisa na lang tayo kasi wala tayong pere. Kita niyo na kung anong klaseng Kristiyano yan? Mala Philip.
Now, hindi naman ibig sabihin na ganun lang si Philip, ha? Later on, pag-aaralan natin si Philip para makita niya yung kanyang redeeming factor. Meron siyang strength, meron din siyang weaknesses. Pero, makikita mo na nung araw pa, may ganun ang mga Kristiyano. Wala silang kakonek-koneksyon dun sa burden, dun sa heart ng spiritual leader nila. Ang iniisip lang siguro nila, yung mga, may problema kami sa bayarin sa upa, miserable talaga buhay ko, ang church natin, napakaluho pa, mga ganon. Mga taong napaka-nega, kaya pakisabi mo sa katabi, buti hindi ka ganon. Buti hindi ka ganon. What is happening here? Philip is becoming what? Nagiging nega. Sabi ni Jesus, kuya, ang dami-dami mga tao gutom, dapat mapakain itong mga to. So, ang banat ni Philip, kahit ito may 200 denari tayo, hindi mo mapapakain yan, dami. And then Andrew came in and said, one of his disciples, Andrew, naghanap ng paraan. Sabi niya, oh, there is a lad here. Ayan po, meron po siyang 5 barley loaves at meron po siyang 2 small fish. Hindi rin po ako sure kung kasya ito sa lahat. Pero at least, nag-effort. Sabi dun sa verse 8, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, there is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many? Nag-effort. He made things happen. He helped his leader. Nararamdaman niya eh. Gusto nung leader niya masolve yung problema. At nakita mo naman talagang naging parte siya nung solusyon. Kasi sa pag-abot niya kay Jesus nung lad, kahit ba ito'y 5 barley loaves and 2 small fish, hinamalaan ng Diyos yung 5 barley loaves, yung 2 small fish that everybody was able to eat. Will you be a Philip or will you be an Andrew? Will you be a Philip or will you be an Andrew? Minsan kahit sa pag-o-offering, ganyan. Ayan na, mag-o-offering na. Ano mo nag-iisip? Meron ako dito eh. Kaso itong 100, baka wala rin naman ito maitulong sa church, kaya wag ko na rin ihulog. May mga ganun mag-isip. Itong 100, maliit kasi ito, baka hindi makatulong. Wag ko na lang din ihulog, sayang lang. Ihulog mo na lang eh. But here is Andrew. Yung 5 loaves, mapapakain ba ang 1,000-1,000? Yung 2 small fish, mapapakain ba yung 1,000-1,000? Pero hindi, let's try. Ibigay pa rin natin kay Jesus. And then you saw eventually what happened. Thousands were fed. Even through that, God was able to bless Andrew's efforts and many people were blessed. Will you be a Philip? Will you be an Andrew? We should help our spiritual leaders to make things happen. Yun ang lesson dyan. We should help our spiritual leaders to make things happen. For Hebrews 13 verse 17 says, obey your leaders, obey your spiritual leaders, and submit to them, recognizing their authority over you. For they are keeping watch over your souls and continually guarding your spiritual welfare as those who will give an account of their stewardship of you. Let them do this with joy and not with grief and groans, for this would be of no benefit to you. Kahit sa secular, kahit sa mga trabaho natin, yan ang hinahanap ng mga supervisor, mga CEO, mga may-ari. Ito bang empleyado ko, does he make things happen? O to the letter lang siya, kung paano lang binigay yung job description, yun lang talaga gagawin niya. But always, CEOs, managers, leaders, owners, wealthy people, they're always on the lookout for extraordinary men and women who will go the extra mile. Who will go the extra mile. Just last week, I ate at this hotel where my sister worked. At habang nandun ako sa hotel na yun, bago kami pumunta sa hotel na yun, binida ko pa dun sa mga kasama ko sa church. We just came from the worship service. I was so hungry. They wanted to treat me. We could have gone to any other buffet. But binibida ko sa kanila tong hotel na to. Sabi ko, let's go to this hotel kasi sabi ng sister ko, may sashimi. Alam niyo naman kasi ako eh, medyo paborito talaga natin yan. May sashimi, may sushi, may everything, may ganun. Sige, pastor. At dahil ako naman na nagsabi eh, dumiretso kami. Lo and behold, pagdating namin, naubusan ng sashimi.
ang sabi talaga sa amin, nitong buong linggo daw, sobrang grabe yung pagkain, kailangan umorder pa ulit at that particular night of all nights. Eh, walang sashimi. Magaling pa naman ako sa preaching. Kasi sige, buffet kami, kain kami, tinanggap na namin, wala na. Hanggang sa dumating yung paborito kong waitress doon, na napakabait, an Indonesian, sabi ko sa kanya, eh marunong magtagalog yun eh. Kung baka naman pwede maglambing sa'yo, baka naman may natatago pa kahit kapraso. Ayaw talaga umalis, nang hindi na, hindi ako makapayag kasi parang napahiya ako doon sa mga inaya ko eh. Sabi ko, baka may kapraso man lang, kahit isang hiblaman lang dyan, madampian lang yung labi na, parang adik lang, madampian yung labi namin ng salmon sashimi. And you know, hindi ko na in-expect eh, but she said, sige, kuya, I'll try, I'll go inside. And lo and behold, ayan na, may bit-bit na halatang-halata mong pinilit kasi hiblang-hibla lang talaga kapraso-prasong sashimi, but it was there. And I was so impressed by that kasi sabi ko, ganyan. Kaya sabi ko, mag-trip advisor tayo ha, mag-komento tayo doon sa hotel, let's mention this particular employee para makita ng mga managers nila that she really treated us well. She served us beyond. Kung iba yun, nasasabihin agad, sorry sir, policy. Iba yun ang mga nakakainis. Eh sir, kasi policy eh. Policy po talaga, policy. Pilipinas, madalas yan. Policy, policy. Erito went the extra mile. Isipin mo kung gagawin natin ito para sa Panginoon. Ito ka, nasa church na ito. You go the extra mile. How can I help my spiritual leader? How can I help my pastor? How can I help my teacher? How can I help the church to make things happen? For this church to really grow and bring many people to Jesus. Hindi yung lagi na lang, oh, may practice tayo. Ay, naku, pagod kasi, busy kasi, kasi ganito. Yung mga taong puro kasi-kasi, marami sa mga yan, matatanggalan ng trabaho in Jesus' name. Yung marami mga hindi mo maasahan sa mga simbahan maagawain natin, naku, yung mga yan, mababaon sa utang in Jesus' name. Magkakaroon ng mga malulupit na trahedya sa buhay na hindi nila makakalimutan nang magtanda na dapat na ngayon maganda kalagayan mo sa buhay, huwag kang maging madamot. Ngayon maganda kalagayan mo sa buhay, maglingkod ka sa Diyos. Ngayon maganda kalagayan mo sa buhay, magtapat ka sa Kanya. And everybody say, Amen. At ang lahat ng ayaw mawalan ng trabaho, pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. At pakisabi sa iyong katabi, sumunod na tayo sis, ayan na si pastor. Sabihin mo sa iyong katabi, sumunod na tayo kapatid. Minsan nababad trip ako, bilang may magbe-message akin, Pastor, pag-pray mo, huwag ako matagal sa trabaho at promise ko, pag ito, hindi po ako talaga natagal, maglilingkod na ako. Ba't kailangan mag-antay pa sa ganun? Ba't kailangan mag-antay pa dun sa, nandun sa bingit ng kamatayan bago sabihin na, ito na talagang, ito na, ito na, ito na. As a disciple of Jesus Christ, makikita natin na dahil dun sa kanyang pagtrato kay Jesus, yung faith ni Andrew, he eventually became part of the inner circle of Jesus. As a disciple of Jesus, he became a close confidant of his leader. Kasi pag, kahit ako pastor, pag nakita ko kung sino yung masisipag, sino yung mga, yung they share my burden, napapalapit sa akin yan eh. Eh ganun din si Jesus Christ. So Andrew became a close confidant. In fact, ang tawag pa nga ay part siya ng inner circle ni Jesus Christ. John 12, 20-22. Now there were certain Greeks among those who came up to worship at the feast. Then they came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Philip came and told Andrew, and in turn, Andrew and Philip told Jesus. Ang senaryo, may mga gusto mong ipagkita kay Jesus. And at that time, sikat na siya. Pero hindi pwede basa-basa makarating na. Ito, isipin mo ito, hindi na pwede basa-basa makarating ang mga tao kay Jesus. Meron na rin mga dadaanan. So akala ng mga Griego, sapat na to si Philip. Hindi naman kasi nila alam na Negatron pa si Philip before.
Hindi naman nila alam yun. Disciple pero may sablay. Disciple pero may sablay. Kaya linapitan nila si Philip. Pero alam ni Philip, he is not in the best standing among the disciples as compared to, let's say, for example, Andrew. Kaya nung lumapit yung mga Greeks kay Philip, alam na ni Philip yung dapat niyang gawin. Ilapit ito kay Andrew. Kaya when the Greeks came to Philip, he said, he told to Andrew, at saka pa lang na silang dalawa nakalapit kay Jesus Christ. What a privilege it is to become part of an inner circle. What a privilege it is to be in the inner circle of Jesus Christ Himself. At mula dito, ito rin ang matututunan natin concerning leadership. When we make an effort to help our leaders, we will be noticed. Now, don't think negatively of the word being noticed. Kasi sometimes, some people would say, hindi ba dapat pag naglilingkod ka, yung hindi napapansin, yung tahimik ka lang para humble ka. Ibang point naman yun, ano? Siyempre, kailangan humble. Pero ibig ko sabihin, pag nakikita ka ng spiritual leadership ng ating church na trustworthy ka, maganda pa totoo mo, mapapansin ka at dapat ka namin mapansin para ma-elevate ka to a higher level of responsibility so that you can bless more and more people. So yun yung nangyari kay Andrew. 1 Peter chapter 5, verse 5 to 7. You younger men, follow the leadership of those who are older. And all of you serve each other with humble spirits. For God gives special blessings to those who are humble, but sets himself against those who are proud. If you will humble yourselves under the mighty hand of God, in His good time, He will lift you up. In His good time, He will lift you up. Let Him have all your worries and cares, for He's always thinking about you and watching everything that concerns you. I-goal ninyo bilang isang Christian na magle-level up ang inyong pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Ito sa ating church, may tinatawag tayong 3 T's of ministry promotion. Nagpo-promote tayo ng mga tao mula sa simpleng volunteer, they become coordinators, they eventually become deacons, they become elders, and soon to be, to some, becoming pastors. At ano itong 3 T's of ministry promotion ng ating church? We start with training, T number 1, then we proceed to testimony, T number 2, and then we proceed to trust, T number 3. Na ang ibig sabihin nun, yung T1, T23, training, testimony, and trust, nakikita sa kanyang buhay yung katapatan sa paglilingkod ng Diyos. So kahit meron ka mga pinagdadaanan doon ngayon, may mga nangyayari sa iyong buhay, ano sabi sa verse 7? Let Him have all your worries and cares, for He is always thinking about you and watching everything that concerns you. Pakipicturan nyo nga yan kung meron kayong mga smartphones ngayon. Ito yung magandang verse na pwede nyo i-post sa inyong Facebook status. Yung verse 7. Let Him have all your worries and cares, for He is always thinking about you and watching everything that concerns you. Again, I read and give you time to take a picture. Let Him have all your worries and cares, for He's always thinking about you and watching everything that concerns you. Never doubt that God knows what you're going through. Never doubt that God knows what's best for you. Never doubt that God has a wonderful plan for your life. Na habang nagpapatuli ka sa pagsunod sa Kanya, nagpapatuli ka sa paglilingkod sa Kanya, in His proper time, as you humble yourself, He will lift you up. In His proper time, as you humble yourself, He will lift you up. And even as you've taken a picture of this slide, of this verse, post it on your Facebook status. Share it to your friends. Ilagay nyo, hashtag, God is thinking about me. Ilagay nyo, hashtag, God is thinking about me. And let this be seen by your friends. Let this be seen by your relatives. Because yan ang pinangahawakan ng lahat ng sumusunod at naglilingkod sa Diyos. Pinangahawakan natin yan. That God is thinking about me. God is thinking about you. You know, Andrew, traditionally, many historians believe that he also died a martyr. Many scholars believe he died
like a martyr. In fact, most of the disciples, the 11 of the 12 disciples died as a martyr. Andrew is known to have been crucified himself. But compared to how Jesus was crucified, nag-request daw ito. Kasi si Jesus na-crucify through a cross, he said, I'm not worthy to die in the same way. Hanggang sa kamatayan, he was humble. And given a choice, pinakiusap niya, kung po pwede, gawin na lang na parang X yung cross kung saan siya i-crucify. Itinali siya dun sa X na yun. Kaya pag tinatawag na St. Andrew's Cross, it is actually an X. Even Scotland is using this on its flag. Kaya merong X doon, that is St. Andrew's Cross. Yung flag ng the United Kingdom, yung tinatawag na Union Jack, pinagsama-sama kasing flag yon ng iba't ibang territories, yung X doon is St. Andrew's Cross. Which is what? A signification, signifying rather, Andrew's humility even in death. That I cannot die the same way that Jesus died. He was a humble follower of Jesus Christ. Knowing all of these things, the challenge for us is this. Be a reliable and obedient follower of Jesus. Be a reliable and obedient follower of Jesus. Be a reliable and obedient follower of Jesus. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami ngayong gabi na minsan pa binigyan niyo po kami ng pagkakataong pakinggan ang iyong mga salita. Salamat Lord sa buhay ni Andrew na sa pag-aaral namin ng Book of John, inakilala po namin siya ng mas lubusan. We want to learn from his life and ministry. We want to follow his example. Na tulad niya Panginoon, gusto namin maging isang reliable and obedient follower of Jesus Christ. Mga kapatid sa Panginoon, ngayong gabi, nais kong ipanalangin ang sino man sa atin na nakaupo ngayon sa ating worship service, that in your heart you desire to become like Andrew, a reliable and obedient follower of Jesus Christ. You want to be like him in humility. You want to be like him in supporting spiritual leaders. You want to be like him in his passion to share Jesus Christ to his relatives and friends. As this is your desire to become a reliable and obedient follower of Jesus Christ, habang lahat ay nakapikit at nakayuko, as all heads are bowed down, ba't hindi mo itaas ang iyong dalawang kamay sa Panginoon at nais kitang ipanalangin? Ba't hindi mo itaas ang iyong dalawang kamay sa Panginoon sa lahat na nagsasabi, I want this Lord to be a reliable and obedient follower of Jesus Christ. Come and lift both of your hands to the Lord and we will pray. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa mga kamay na nakataas sa iyo. Tinanggap ang hamon tonight to become a reliable and obedient follower of Jesus Christ. Kilala niyo naman kami, Panginoon. Alam mo ang mga kahinaan namin. Alam mo ang mga pagkakamali, kasalanan, mga doubts and fears. Sometimes, even in faith, alam mo, Lord, yung mga questions namin. But here tonight, we've heard your word. We've seen the example of Andrew. We want to learn from his life and ministry. We want to become a reliable and obedient follower of Jesus Christ. Raise up among those who are here raising their hands, and even those watching this on video, raise up men and women who will truly follow the Lord. Na sa mga bagay na hirap kaming sumunod sa iyo, Panginoon, tulungan mo po kami, basbasan mo po kami, bless mo po kami, that we may become faithful followers of Jesus Christ. At habang nakataas ang mga kamay ng iyong mga anak, alam mo, Panginoon, ng kanya-kanya nilang mga prayer request. Para sa kanilang pamilya, para sa kanilang sarili, para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pinagpipray ko yung mga walang trabaho, bigyan mo ng trabaho in Jesus' name. Pinagpipray ko, Lord, yung may mga asawa na walang trabaho, bigyan mo sila ng trabaho in Jesus' name. Pinagpipray ko yung may karamdaman, pagalingin mo ngayon, healing. Let healing flow to our physical bodies. At sino man na nandito na yung tatay niya, nanay niya, kapatid niya, kaibigan niya may sakit, anak niya, heal their loved ones in Jesus' name, O God.
Pinagpipray ko rin, Panginoon, yung mga ang pangarap makapag-migrate sa ibang bansa. Yung pangarap, Panginoon, makalipat ng ibang trabaho. Yung pangarap, magkaroon ng sariling bahay. Sino man na nagtataas ng kanyang kamay. Kasamang itinataas ang mga pangarap niya in life. I bless these dreams. I bless these prayer requests. And together we declare in Jesus' name, nothing is impossible with our God. Nothing is impossible with our God. Release your bountiful blessings on your people, Lord. At lalong-lalo na sa sino mang nakikinig at nagtataas ng kamay sa iyo, ang pangarap, ministry, ang pangarap, maglingkod sa iyo, ang pangarap, makita ang marami ma-born again, ang pangarap, mag-plant ng church, win the lost, to be used for the glory of God, ang pangarap ay ikaw. Lalong-lalo na yun, Panginoon. Pakita mo sa amin, pakita mo sa kanila na totoong-totoong yung salitang hindi kailanman magsisisi ang inuna ka sa kanilang buhay. Kahit kailan hindi magsisisi ang siyang sumunod sa iyo at naglingkod. Mga kapatid sa Panginoon, sa inyong pagtaas ng mga kamay at pananampalataya, tanggapin niyo ang kanyang mayamang biyaya sa inyong buhay. Say to yourself, I believe and I receive. Say to yourself, I believe and I receive. Say this in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Give the Lord the best. The best clap offering you could give to Jesus Christ. The best clap offering you could give to Jesus Christ. And tell the person seated next to you, abangan mo ang blessing mo, kapatid. Parating na yan. Abangan mo ang blessing mo, kapatid. Parating na yan.